Ako po Agnes Rodelas. Ako po Ilocana, napadpad dito sa Mindoro. Yan. Dito na po kami. 23 years na po ako dito sa aming place dito sa Rojas. Kasi 22 years ako sa government employee. Yung government employee po ako. 34 years. Galing po kami originally from Manila. Nag-start po talaga ako sa government, sa court. Started 1983. And then napalipat po ako doon sa Securities and Exchange Commission year 1996. I believe 1992 years po kasi ako doon. Then lumipat uli na Mindoro, balik ako sa court. So sa employment po, parang na ano na po, hindi lang po talaga parang, talagang yun na yung motivation ko na yung pagiging empleyado namin, 1530, may sweldo. So parang satisfied na ako noon kasi nga survival lang. Tawa ng Diyos, may dalawa po akong anak na kapag-aral naman at nakapagtapos naman. Pero ang pagpapaaral ko po namin po dyan ay kaakibat po ang mga aming mga partners sa gobyerno na si GSIS, si Pag-ibig, si Co-op. Nako, believe me, hindi ka makakapagpaaral ng anak, lalo na ngayong panahon na ito, kung hindi ka makipagpartner sa GSIS. So, talagang literal po, sa aking employment ng 34 years, wala po kaming savings. Wala po talaga kaming naipon. Wala pong pang-retirement, ika nga. Sa pagre-retire ko noong 2019, may naiwan pang utang. So yung aking GSIS, wala akong nakuha kasi nga i-credit doon yung outstanding balance ko. So maghihintay na lang ako ng retirement sa age 60 ko. E nag-retire po ako ng maaga kasi nga dahil doon sa company na sinamahan ko na akala ko yung maganda. Actually, maganda naman po talaga. Pero talagang nasagasaan siya nung nag-pandemic. Talagang isa siya sa pandemic ang isang dahilan kung bakit hindi na kami nakakilos. Kumbaga, yung company na yun, para kaming may sasakyan na nasiraan. Itong si pandemic ang humarang, hindi na kami maka-arangkada. So, nag-start po ng pandemic, March, nag-lockdown. Biruin niyo po, from March hanggang ngayon, pandemic pa rin at parang bumabalik, di po ba? So, from March, from February actually, wala na po akong income, wala na po akong hanap buhay, nagtiis na lang at akala, wala naman po kasi magakala na magtatagal itong pandemic. Personally, umaasa ako na, baka sa isang linggo wala nang lockdown, baka sa susunod na buwan, okay na, pwede na tayo uling bumalik sa normal. Yun po yung mga inaasahan ko, pero talaga pong nagtagal. So, umabot na po ng November, grabe na po yung estado ng buhay namin, lalo na po yung talagang daily needs namin, grabe na po. Umabot na po kami sa humihingi na po ng ayuda sa gobyerno, yun po kami. And then po, depression, naranasan ko na, stress, talagang na-stress na ako. Kasi yung mister ko, medyo may konting karamdaman, so hindi po siya totally talaga na makapaghanap buhay. Tapos, yun nga po, noon pong mga bandang November na, talagang wala na po ako halos maisip na ano, kundi nakiusap sa isang kaibigan na isang board of director ng isang co-op. Sabi ko sa kanya, sir, baka pwede mo akong tulungan, mag-loan ako. So, praise God, salamat po sa Diyos at na-approve yung loan ko. Na-approve po ako ng 50,000 end of November. So, nagplano kami mag-asawa na sabi namin, ituloy namin yung naumpisa namin maliit na sari-sari store na nagsara dahil nga sa pandemic. So, yun, okay naman po yung aming napag-usapan. Pagdating po ng December 2020,
Ako po ay nag-decide na pumunta dun sa Kapitolyo kasi meron akong isang plan na may plan ako na isang cellphone na napagdesisyonan ko na i-close kasi nga may hawak akong pera. Ay sabi nila doon, 1 month na lang, matatapos na yung plan ko. So I decided na tapusin na siya ng maaga para wala na akong alalahanin pagdating ng 2021. Biruin niyo po, pagdating ko nung gabi, meron pong nagpadala sa akin ng video or attachment sa aking messenger. Ito pong taong ito ay vlogger. Ang vlogger na ito, lagi ko na po siyang pinapanood nung nagkaroon po kami ng internet. Siya na po yung pinagkakaabalahan ko kasi gusto ko pong naghahanap na po talaga ako ng mapagkakakitaan. Nanonood ako sa kanya ng mula nung nagkaroon kami ng signal ng internet. Dahil nga po ako ay hindi naman ako teka ate. Alam niyo po ba yung tinuturo doon ay puro mga cryptocurrency. Alam niya ni Doc Dan, parang ano siya, hindi ko siya masundan kaya nahihirapan ako. Pero yun niya, patuloy pa rin akong nanonood. Noong December 2, ganito po nangyari. Nag-umpisa po yung journey ko sa Crowd1. Nagpadala sa akin siya ng attachment at saka invitation pala yun. Webinar pala yun, dahil binalikan ko eh. Sabi niya, mag-join daw ako sa webinar. Hindi ko siya inintindi kasi nung dumating ako nung galing dun sa pinanggalingan ko, gabi na. Kinabukasan, imbes na tignan ko kung ano yung pinadala niya sa akin, nag-message po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Sir, ano yung pinadala mo sa akin? Ang sabi niya po sa akin, business opportunity, ma'am. Tingnan mo, baka gusto mo. Ang sabi ko, since na itong taong ito, kilala ko na siya kahit sa pagiging vlogger lang niya, napapanood ko na siya. Nandoon po yung pagtitiwala ko sa kanya. Kaya ang sabi ko sa kanya, Sir, hindi ko na kailangan panoorin yan. Kung yan po ay business opportunity, join ako dyan. So, on the spot po, in-arrange po yung details, in-arrange po kung paano mag-join. Hindi ko po talaga pinanood yung video na binigay sa akin. Ang isip ko dahil nga po ito, isa ito sa natutunan ko sa past companies na kung meron ganitong business opportunity, grab mo na. So, at least, nandun yung tiwala ko dun sa tao, nag-grinab ko na. Ang isip ko, mag-position na ako. Pumusisyon na ako, and I will learn later. So, yun po yung ang agad-agad na isip ko. Pumusisyon ako. And since na mayroon akong hawak na 50,000, sabi ko, isali ko yung pamilya ko. Sinali ko po agad yung pamilya ko po. Di ba kailangan po ng 4? 2 lang po yung anak ko. So, nangailangan po ako ng 2. Ayan, sinali ko po yung pamangkin namin. Nandito siya. So, 2 yung magkapatid na yan, sinali muna namin. And I believe later on, papalakpak yung mga yan. Dahil alam ko, mga benefits, talagang napakataas na po yung belief ko dito sa company. Grabe. So, nag-join po ako. And mula po noon, doon ko po inumpisahan na aralin at tignan kung ano itong Crowd1. Alam niyo po ba kung ano ang mga sumunod kong natagpuan, natuklasan? Siguro on that first day na nag-research ako, naku, negative. Bumalik ako doon kay Sir Mark na nag-invite sa akin. Sir, ano to? Negative. Yung ano ba? Yung African ba yun? Scam. Scam. Grabe. Kumakabog yung aking dibdib dahil na-release ko na yung 4 accounts ko. Sabi ko, grabe, ano kaya to? Totoo kaya to? Sumagot naman siya na, ma'am, matagal na yan, matagal na issue na yan. So, yun, napapawi po yung aking pangamba, napapawi yung aking worried. So, nagpatuloy po ako hanggang sa, ito na po, in-endorse na niya ako kay Pastor Doc Dan. A matter of 2 days lang yata, in-endorse na po ako kay Pastor Doc Dan. So, si Pastor Doc Dan ngayon na nagsisibing pinaka-upline ko, pero hindi ko po kasi talaga maisantabi na si Sir Mark Christopher Kaalim, yung the blogger, the YouTuber. Yan po siya, sikat na sikat po siyang blogger sa YouTube. So, si Doc Dan ay isa pong, sabi ko nga, dala siya ng Diyos sa aking buhay.
Kasi po, nung dumating na po yung, pagdating na po ng 2020, iba na po yung pakiramdam ko. Sabi ko, yung paghihirap namin, financially, yung mga needs namin, mahirap. Pero iba po yung naramdaman ko pagdating ng 2021. Sabi ko, bakit ang mga napuntahan ko, yung nasalihan kong grupo, yung daming mga pastor. Mga pastor po yung mga nakikilala ko. Nandyan po si Pastor Greg Subaybay, lalo na nagtuturo po ng biblical, ng Bible Economics. Doon ako lalong na ano po, sabi ko, grabe, yung spiritual revival po yung nakita ko po sa akin. Ginamit po ng Diyos ang Crowd One para sa spiritual revival ko. Ito po ay paulit-ulit ko pong sinasabi at pinapasalamatan ang Diyos sa buhay ni Pastor Dokdan. Si Sir Mark, grabe po. Talagang hindi ko po mapigilan yung emotion ko sa tuwa. Grabe. And now, nagdire-diretso po ako. Awa ng Diyos po, yung pong 6,000 na sa account ko, nakatatlong balik na po sa akin. So, yun ba yung scam? Diba? So, lalo pong tumipibay na po yung aking belief sa company, sa system. Grabe na po. Now, yung pong issue na scam or negative na issue sa SEC dito sa atin, ito na lang po yung sasabihin ko. Kasi sa SEC or sa court, hindi pwedeng magtagal ang issue. Di mo ba, Kap? Makaka-relate dito si Kap eh. Pag meron pong issue, yes, or meron pong petition or complaint, hindi yun pwedeng magtagal. There is a prescriptive period na tinatawag. Otherwise, the complaint or petition or anuman na complaint yan, madidismiss yan. Ibabasura po yan ng authority kung saan man siya nakahain. So, yung pang ginagawa ngayon ng yung nakikita po natin na mga naririnig natin na mga negative, alam niyo po, sa totoo lang, I believe, personally, yan po ay ano lang yan, mga paninira lang talaga. Kasi kitang-kita po nila na grabe po yung pagtangkilik sa Crowd One. Grabe, para siyang sinehan na pinipilahan. Kese hudang maulanan, kese hudang mainitan, kese hudang magutuman dyan sa pagpila. Ganun po ang pagtingin ko ngayon sa Crowd One. Talaga pong nakikita po ng mga tao. At saka ngayon po, grabe ang pagre-research naman. Makikita natin nakadadlad na sa ating harapan ang katotohanan. And take note, nung isang araw, may napanood akong video si Dr. Viola. Si Doktora Palerma Viola, grabe, siya pala'y educator. Sabi niya, I have produced judges, lawyers, educators. Sabi ko, wow. So, si Doktora, mas higit pa siya sa judges. Kasi siya ang nag-produce ng judges. Mas higit pa siya sa mga lawyers. Mas higit pa siya sa mga educators. So, saan ka pa? Eh, nandyan, pinaglalaban niya ang Crowd One. Oh, and 28 million, 30 million na tayo bukas. Ano tong mga 30 million na ito? Tanga. Di ho ba, Kap? Ikaw, Kap, di ba? Siyempre, hindi ka sasama sa agos ng... Agree ako dyan. Mali. So, ito po, lalo pong tumatatag. Ako personally po, lalo po akong tumatatag sa Crowd One. So, ang pinakasalitang kalye na lang na masasabi ko dyan sa mga negative na ito, bahala sila. Alam niyo, sa totoo lang, siguro nag-iisip yung mind, sana nga sumama na rin ako, mayaman na rin siguro ako. May nagsasabing ganyan sigurado sa kanila dyan. So, sa atin po mga kasamahan dito, grabe po, patuloy po tayo. Nandito po yung future natin kung gusto po natin talagang magkaroon ng future. Ako, dito na po ako. Sabi ko po, kung sakali man po talaga at failure ako. Ay, balik na po ako dun sa bukid. Magtanim na po ako ng benchinko. Sabay ganun. Magtanim na po kami ng kamote. Wala na po akong i-welcome na kahit na anong MLM. Yan na po ako. So, salamat po. At sana po tayo po'y patuloy na sama-sama magtutulungan. At yun po isa kong nakita dito, yung helping system. Nandyan po ang ating mga leaders. Nandyan po sila Pastora, sila Pastor Dokdan. Hindi po sila mahirap abutin o tawagin. Ano man po yung ating concern,
kahit na nga personally, pwede po tayong umiyak sa kanila. Yan lang po. Salamat po ng marami at magandang gabi. And impossible is nothing in Crowd 1. Sa lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God bless.